mga kaindi, halina pong muli, tayo pong muli ay mag-aral, magpalalim at magpalago ng ating pananampalatayang Katoliko. Ang ating pong ginagamit ay ang tungkol po sa nilalaman ng ating katesismo ng Iglesia Katoliko. No? Gaya po ng sinabi ko, tayo po ay magbibigay ng mga ilang minutong pahayag mula sa ating CCC o Katesismo ng Iglesia Katoliko kung ano po ang dapat nating malaman, matutunan at malaman mapalalim ang ating pananampalatayang Katoliko. So, karugtong po ito at sunod-sunod po natin itong ibibigay sa inyo sa mahikling minuto ng aking paghahayag kung ano po ang nilalaman ng ating pinananampalatayaan na nakapaloob sa ating CCC. Okay, tuloy po tayo ngayon, no? Sabi rito, paliwanag tungkol sa deposito ng pananampalataya o yung tinatawag nating deposit of faith, no? Tayo, meron po tayo nun, pero yung ibang mga sekta na naglitawan na inaangkin nila na sila raw ang totoo, wala po silang deposit of faith, no? Wala po silang ganun. Tayo pong mga tunay na miyembro ng ating simbahang Katoliko na tinayo ni Kristo ang nagtataglay po ng tinatawag nating deposit of faith, no? Tuloy po natin. Ito po. Ang banal na lagak, hindi po ito yung lagak, no, na pera, kundi kumbaga, no, deposit po ito, no? Hindi po ito kagaya sa ibang sekta, meron silang mga lagakan, no? Ang ating pong banal na lagak, yung pong tinatawag na deposit of faith. Ano yon? Nasa Biblia ba yon? Ito po, babasahin po natin para po ating malaman. Sabi dito, sabi rito, ngunit hindi ako nahihiya sapagkat lubos kong kilala ang aking sinasampalatayanan at natitiyak kong maiingatan niya hanggang sa wakas ang pinagkatiwala ko sa kanya. Gawin mong batayan ang mabubuting aral na itinuro ko sa iyo at manatili ka sa pananampalataya at pag-ibig na tinanggap natin sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Sa tulong ng Espiritu Santo na nanatili sa atin, ingatan mo ang lahat ng magagandang bagay na pinagkatiwala sa iyo. Sa 2 Timoteo chapter 1 verse 12 hanggang 14, no? Merong aral, may turo na pinagkatiwala ang mga apostol, lalo-lalo na si San Pablo, kay Timoteo na dapat nating manatiliin, no? Yung pananampalatayang iyon na pinagkatiwala sa atin na hanggang ngayon ay nasa loob ng ating simbahang Katoliko. Yun po yung ating pag-uusapan ngayon, yung tinatawag nating deposit of faith. Sabi pa nga dito sa Timoteo 6:20, no? Sabi dito, nakarugtong ko. Basahin po natin. Sabi dito, Timoteo, pakaingatan mo ang pinagkatiwala sa iyo. Iwasan mo ang mga usapang walang kabuluhan at ang baluktot na pangangatwiran. May ipinagkatiwala, may iniwan, may ibinigay, no? Na yon ay nasa simbahan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. No? Ito po ang sinasabi ng ating CCC. Yun po yung tinatawag ko kanginang banal na lagak, no? Yung mga oral and written tradition na kung saan umusbong po ang ating pananampalataya dahil po sa ganong mga sinulat sa pamamagitan ng salita at ng kanilang mga isinulat. Tuloy po natin. Ang banal na lagak ng pananampalataya, ayan, yung sinasabi kong depositum fidei sa Latin, no? Or deposit of faith, ay napapaloob sa tradisyon at banal na kasulatan na pinagkatiwala ng mga apostol sa buong iglesia bilang tapat na pagsunod sa gayong lagak ang buong bayang Kristiyano kasama ng kanyang mga apostol ay nananatiling lagi sa doktrina apostolika at nakikipag-isa sa bisa ng Eucharistia at panalangin nang sa gayon nagaganap ang isang kahangahangang pagkakaisa ng mga pastol at mga binyagan sa pag-aalaga, pagsasagawa at pamamahayag na tinanggap na pinananampalataya, no, ng pananampalataya. May tinanggap, may ibinigay sa atin na hanggang ngayon ay taglay-taglay ng ating
simbahan. Yan, gaya nga po ng sinabi ko, yung tinatawag nating oral and written tradition, na yun po ang ating naging batayan kung paano tayo nagkaroon ng mga pinananampalatayaan sa ngayon. Sabi nga dito, ang banal na kasulatan na tinipon sa Biblia may kinasihang tala kung paano nakitungo ang Diyos sa kanyang bayan at kung paano sila tumugon, gumunita at nagbigay ng kahulugan sa karanasang iyon. Lumitaw ang mga kasulatan. Ayan, no? Tandaan po natin. The Bible is the product of oral and written tradition. Kaya lumitaw po itong New Testament natin. Even ang Old Testament, ganun din po yon. Sa makatuwid bilang pagpapahayag ng mga tao sa kanilang karanasan sa Diyos at bilang pagtugon sa kanilang mga pangangailangan. Sa pagsama-sama, bumuo ang mga kasulatan ng aklat ng bayan ng Diyos, ang aklat ng simbahan. Sinulat ang Biblia ng mga taong mula sa bayan ng Diyos para sa bayan ng Diyos at tungkol sa karanasan sa Diyos ng bayan ng Diyos. Hindi kailanman dapat ihiwalay kung gayon ang mga kasulatan mula sa bayan ng Diyos na ang buhay at kasaysayan o yung tinatawag nating tradition ay bumuo sa kalalagyan ng kanilang pagsulat at pag-unlad. Lubos na naipakikita ito sa tatlong yugto kung papaanong nabuo ang mga ebanghelyo. Ang unang yugto, ang buhay at turo ni Jesus. Ano ang tunay na ginawa at itinuro ni Jesus habang siya'y naninirahan sa gitna natin hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit tungkol sa ating walang hanggang kaligtasan? Ang pangalawang yugto, ang tradisyong di na isulat o pasalita. Pagkatapos ng pag-akyat ni Jesus sa langit, ipinasa ng mga apostol sa kanilang mga tagapakinig ang mga sinasabi at ginawa ni Jesus. Ito po yung ano na yung tinatawag nating oral and written tradition na ibinigay no. Karugtong po ito ng kahapon, no. Ang pangatlong yugto, ang mga naisulat na ebanghelyo. Sa pagsulat sa apat na ebanghelyo, pumili ang mga banal na manunulat ng ilang mga bagay na pinasa sa kanila. May mga pinapasa po. Diyan po natin makikita kung sino po talaga ang tunay na simbahang tinayo ng ating Panginoon. May mga aral turo na mula sa apostol, ipinasa sa mga tagasunod, ipinasa ng mga tagasunod sa kanilang mga followers hanggang sa nakarating po sa atin ngayon bilang miyembro ng simbahang Katoliko sa modernong panahon. Sa paraang nakasulat na o pasalita, ang iba naman ay nilagom nila at pinaliwanag ayon sa kalagayan ng kanilang mga sambayanan habang iniingatan ang paraan ng pagpapahayag. Ngunit ito'y lagi sa paraan ng kanilang sinasabi sa atin ay ang matapat na katotohanan tungkol kay Jesus. Ayan. Ang banal na tradisyon at banal na kasulatan kung gayon ay mahigpit na nagbibigkis ng magkasama, bumabalong mula sa iisang bukal na banal at kumikilos patungo sa iisang layunin at bumubuo ng iisang banal na lagakan ng salita ng Diyos. Ayan. Ito po yung tinatawag nating deposit of faith. Hindi po ito pera, no? Kagaya ng ibang sekta na meron silang lagak-lagak. Hindi po yun ang tunay pong lagak na iniwan ng mga apostol sa ating mga sinaunang mga early Christian. Eh hindi po pera, kundi turo po kung paano ang turong iyon ay tinawag ng ating sisisi na banal na lagak. Ayan. Maaring ituring ang tradisyon bilang proseso na kung saan ang banal na pahayag mula kay Jesus sa pamamagitan ng mga apostol ay pinatalastas at isiniwalat sa pamayanan ng simbahan o dili kaya'y bilang nilalaman ng pahayag na pinatalastas. Kaya't ang buhay na tradisyon ng simbahan na kinabibilangan ng kinasihang salita ng Diyos sa banal na kasulatan ay ang daan na kung saan ang mga paghahayag ng Diyos sa kanyang sarili ay dumarating sa atin. Ayan. Ayan po yung ating mga pinananampalatayaan na hanggang ngayon.
no? Yung tinatawag nating deposit of faith, nandoon doon yung oral and written tradition. Habang lumalago ang banal na kasulatan mula sa tradisyon, pinapaliwanag naman ito sa pamamagitan ng tradisyon, ang buhay, ang pagsamba, at turo ng simbahan, nakabatay ang tradisyon sa kasulatan bilang kanyang pamatyag, tala na pinagmulan at pinagkakakilanlan ng mga Kristiyano. Habang kinakailangan naman ng kasulatan ang buhay na tradisyon ng simbahan upang maiangkop ang mensahe ng kasulatan sa mga bagong hamon at kalagayang nagbabago na kinahaharap ng mga Kristiyano sa bawat panahon. Andito po, tinutukoy po yung tinatawag nating deposit of faith, na kung ano po yung ating pinananampalatayaan sa loob ng simbahang katoliko, may pinag-ugatan, may pinanggalingan kung saan ito nagbula, paano po ito nakarating sa atin. Ito po yung ating pinaliliwanag ngayon, yung deposito ng pananampalataya o deposit of faith. Ito. Ang magisteryo ng simbahan, yung magister, ito po yung maestro, no? Sa salitang Latin is maestro. Maestro means teacher, no? Tagapagturo. Sabi dito, ito yung ating magisterium, no? Yung maestrado. Okay, sa Latin, magister, magisterium. Ang tungkuling magpaliwanag ng opisyal ng salita ng Diyos, bigkas o sinulat o tinatawag na oral o ekskrito, ay pinagkatiwala lamang sa magisteryong buhay ng iglesia. Ito yung the living magisterium of the church. Sino yan? Yung ating Santo Papa, yung mga obispo, yung mga pari, sila po yung mga buhay na living magisterium ng simbahan na nagtuturo, nagpapaliwanag ng ating pinananampalatayaan. Kaya kung meron po tayong hindi naiintindihan sa ating pananampalataya, sa kanila po tayo magtatanong, hindi po sa ibang sekta, para maintindihan, malaman natin ang tunay at lalim ng ating pinananampalatayaan. Okay. Na siyang gumaganap sa ngalan ni Hesukristo, alalaong baga sa mga obispo, na nakikiisa sa kahalili ni San Pedro ang obispo sa Roma. Yan po yung ating living magisterium, no? Sa Santo Papa, sa obispo, sa Monsignor, sa pari, dapat po sila yung ating sinasanggunian sapagkat sa kanila po pinagkatiwala sa buhay na magisterium ng ating simbahan kung paano i-explain, kung paano ipaliliwanag ang mga pananampalataya na ating narinig at natanggap mula pa sa mga unang Kristiyano. Ang magistero ay hindi igit sa salita ng Diyos, kundi naglilingkod dito upang iturong wasto ang pahayag ng Diyos, yayamang sa utos ng Diyos at sa patnubay ng Espiritu Santo, nakikinig dito ng taimtim. No? Kaya dapat po, sa magisterium po tayo makikinig sa mga Santo Papa, na mga sinaunang mga folk, yung dating mga apostolic succession, kung ano yung mga kanilang mga ibinigay na turo na hanggang ngayon sa pamamagitan ni Pope Francis, sila po yung ating pakikinggan, hindi po yung kung sino-sino lang, na mga pastor, mga ministro na nagpapaliwanag ng Catholic faith, eh hindi naman sa kanila pinagkatiwala ayon. Kaya ang ginagawa, puro paninira, no? Kaya dapat po, sa living magisterium po tayo magtatanong kung meron tayong hindi naiintindihan. Tuloy po natin. Buong malasakit na iniingatan at pinaliliwanag ng tapat sa ganitong kaisa-isang lagak ng pananampalataya, hinahango ang lahat niyang ibinibigay bilang pahayag ng Diyos upang paniwalaan. Yung pong ating magisterium, yung sinasabi natin kung ano yung kanyang dinefine as a dogma, as a doctrine, yun po yung ating paniniwalaan. Pero kung wala naman pong ganong pamamahayag, gaya na sinasabi ng ating mga kaibay sa pananampalataya na bakit ganito, bakit ganon, huwag po daw tayong maniwala doon dahil ang nagpapahayag po ng ating pananampalataya at may karapatang magpaliwanag ay ang living magisterium of the church. No? Sa pari po tayo sasangguni bilang isang Kristiyanong Katoliko sa kanila po tuloy. Ang mga binyagan bilang pagunita sa winika ni Kristo sa mga apostol, ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin.
ay tumatanggap ng buong lugod sa mga turo at tagubilin na inaaral ng mga apostol sa kanila sa iba't ibang paraan. Ang dogma ng pananampalataya. Ito, no? Si ang ating magisteryo po yung nagde-define ng dogma ng ating pananampalataya. Lubusang tinutupad ng magisteryo ng Iglesia Katolika ang katungkulang tinanggap kay Kristo kung ipinapahayag ang mga dogma, kung nagtuturo na may pamimilit sa bayang Kristiyano na tanggapin ang mga katotohanan na papaloob sa pahayag ng Diyos o mga katotohanan may kaugnayan sa Revelation. May kaugnayang organiko ang mga buhay, kabanalan at mga dogma. Ang mga dogma ay liwanag na landas ng ating pananampalataya. Tandaan nyo, Catholic Church lang po ang mayroong dogma na dinidefine, no? Infallible po, na tinatawag nating infallible ito. Tandaan na, all dogmas are doctrine but not all doctrines are dogmas. Tandaan po natin yan, ano? Hindi lahat ng doktrina ay dogma, pero ang dogma po ay doktrina. Okay, tuloy po. Ang mga dogma ay liwanag ng landas na ating pananampalataya, tinatanglawan ito at nagbibigay ng katiyakan. Kaya't kung ang ating buhay ay matuwid, ang ating pag-iisip at puso ay handang tanggapin ang liwanag ng mga dogma ng pananampalataya. Meron po tayong 255 na dogmas, baka hindi nyo alam, no? Yun ang hindi alam ng ibang mga sekta, no? No? Na ang inaatake lang yung dogmas of Mary. Pero meron po tayong 255 na dogmas kung po, para po sa kaalaman nating mga Katoliko. Meron po tayong 255 na dogmas sa simbahang Katolika. Tuloy po natin. Ang kaugnayan at kaisahan ng mga dogma ay maaaring matagpuan sa kabuuan ng pahayag tungkol sa misteryo ni Kristo. Ito yung divine revelation, no? No? Mayroon doong isang kaayusang hierarkiya ng mga katotohanan ng doktrina Katolika. Bagaman magkaiba ang pag-kaugnayan ay pinagsasaligan ng pananampalatayang Kristiyano. Ayan. Ito yung ating pillar of faith or pillar of truth, yung church, no? Na nagde-define as an infallible teaching. Gaya nga, ang sinabi ko, dito po tayo sa mga living magisteryo magtatanong. Hindi kay ganito, kay gano, no? Hindi po nila kayang ipaliwanag yung ating pinananampalatayaan. Kaya ang gagawin ng mga anti-Catholic, puro paninira na lang sa ating simbahan. Bakit? Kasi hindi po nila naiintindihan yung mga deposit of faith na tinanggap natin mula pa sa mga early Christian, mula sa mga apostol hanggang kay Kristo. Yun po ang di nila alam, no? Ang lahat ng binyagan ay may bahagi ng pag-uunawa at sa pagpapalaganap ng katotohanang ipinapahayag. Kaya bilang binyagang Kristiyanong Katoliko, may karapatan po tayong magpahayag, may karapatan po tayong ipagtanggol ang ating pananampalataya, no? Kapag ka narinig natin na ganun yung sinasabi ng ibang sekta, ituwid po natin sa kanila na hindi ganyan po yung aming faith, no? Ito po at ipaliliwanag namin. Dapat po ganun, no? Mag-aral po tayo upang hindi tayo mailigaw ng sino mang nagsasabing mali daw yung ating mga pananampalataya, tayo ay ganito, hindi po yun dapat paniwalaan. Yun po ay paninira lamang sa ating simbahan. Tuloy. Sapagkat tinanggap nila ang pagpapahid ng biyaya ng Espiritu Santo, no? Na siyang nagtuturo sa kanila at namamatnubay sa buong katotohanan. Tandaan ninyo, bago umalis si Kristo, no? Sabi niya dun sa affair room na mga pinagtataguan ng mga apostol, ay intayin ninyo ang Espiritu Santo na siya nasusuguin ng Ama sa pangalan ko, na siyang magtuturo sa inyo ng mga katotohanan. Tandaan natin, ang living magisterium o ang simbahan natin, ay pinapatnubayan po yan ng Espiritu Santo. Kaya pag nag-define po yan ng dogmas, no, hindi po pwede iyang magkamali, yung infallible teaching na hindi nila alam. Na akala nila pag sinabi ng Papa ay infallible agad. Hindi po. No? Tatlo lamang po ang limitasyon sa pagiging infallible ng ating living magisterium. Yung tinatawag nating ex cathedra, no? Yung tinatawag from the chair of Vitae, yung tinatawag nating pag-define ng faith and morals. Yun lang po ang sakop ng infallible sa pagdideklara
ng ating dogmas. So, akala nila pag sinabi ng Papa, dogma agad yun. Hindi po ganun yun. No? Tuloy natin. Ang kabuuan ng binyagan, gaya ng sinabi ko, ang ganitong katangian na pambihira ay pinamamalas sa kahulugang supernatural ng pananampalataya ng buong bayan, kung mula sa mga obispo hanggang sa kahuli-hulihang laikong Kristiyano. Kasama po tayo dapat nagpapaliwanag sa kanila ng ating pananampalataya, no? Kasi kaya lang tayo hindi nag-aaral, hindi natin naiintindihan, kaya hindi natin maipaliwanag kung ano yung ating pinananampalatayaan. Kaya pag tayo yung nakinig sa kanila, ayun, magkakaroon ka na ng confusion sa ating faith. Huwag pong ganun, no? Dapat po mag-aaral. Sabi rito, mula sa mga obispo hanggang sa kahuli-hulihang laikong Kristiyano ay ipinakikitang lubusan ang pagsang-ayon sa mga bagay na pananampalataya at moral. Ang kahulugang ito ng pananampalataya ay pinaiiral at inaalagaan ng espiritu ng katotohanan sa kanyang patnubay ang bayan ng Diyos at pamumuno ng magisteryo ay makikiisa ng walang pagkakamali. Ayan, yung infallible po. Sa pananampalataya na isinasalin ng mga santo magpakailanman. Pinagtitibay ito sa kanyang matuwid na hatol at ikinakapit ng lubusan sa araw-araw ng buhay. No, doon natin nakikita, no? Kaya nga nagkaroon ng mga iba't ibang council dahil during that time may mga umaatak sa ating deposit of faith na pinaniniwalaan. Kaya nagkaroon po ng iba't ibang council para husayin kung ano po talaga ang dapat paniwalaan during that time na hanggang ngayon ay nasa atin ang patnubay ng Espiritu Santo. Salamat sa tulong ng Espiritu Santo ang pagkilala sa mga katotohanan at salita ng lagak ng pananampalataya o yung deposit of faith ay maaaring umunlad sa buhay ng iglesia. Sabi nga dito, kapag ang katotohanan ito ay pinag-isip-isipan at pinag-aralan ng mga binyagan sa kanilang puso, lalo na sa pagsusuring teolohika, lumalalim ang kanilang pagkilala sa katotohanan ipinapahayag. No, magiging malalim po ang isang Katoliko, gaya nga na sinabi ng ating CCC, kapag nag-aral po tayo, kapag tiningnan natin ito, lalo-lalo na sa mga theology book, no? Magiging malali, maiintindihan natin at nang sa ganon ay hindi tayo maililigaw ng sino man. No? Tinatawag tayong mag-aral, magpalali, magpalawak ng ating pananampalataya. Kapag nauunawa ang matama ng mga binyagan ang mga misteryo na isinasabuhay, ang pagkakaunawa sa mga litang banal na umuunlad dahil sa pagbabasa nito, tuwi na. Ayan, no? No? Yan po dapat naiintindihan natin at lalo po tayong magiging malalim sa pananampalataya kapag lagi nating inaaral, binabalik-balikan kung bakit meron tayong ganung pananampalataya. Gaya nga na sinabi ko, ang utsilyo, ang isang espada, habang ito ay nahasa, lalong tumatalim. Ganun din po yun. Habang inaaral mo ang pananampalataya ng simbahang Katoliko, lalo pong lumalalim ang iyong pananampalataya. Ang tradisyong banal na kasulatan at magisteryo ng Iglesia Katolika, alinsunod sa mahinahong balak ng Diyos, ay magkaugnay at magkaisa na di maaaring paghiwalayin ang tatlong ito, ang bawat isa sa kanya, kanyang daan sa patnubay ng Espiritu Santo ay tumutulong na mabisa sa ikaliligtas ng mga kaluluwa. No? The living magisterium, the tradition, so a sacred tradition at yung Holy Scripture. Napakalinaw po, dapat po nandiyan po yung ating deposit of faith, aralin po at palalimin natin sa pamamagitan po ng pag-aaral ng mga doktrina, dogmas at katuruan ng ating simbahan na nakapaloob sa ating katisismo ng Iglesia Katolika. So muli po, hanggang sa muli pong muli, magkita-kita uli po tayo sa darating pang mga araw para po sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral upang lalo po tayong lumago sa ating pinananampalatayaan. God bless us all po and glory to God. Amen po. Salamat po.